Hello guys! Welcome sa aking channel. Thank you guys kasi naparito ka sa channel ko. Kaya naman, lahat ng mga videos nang gagawin ko ay sisiguraduhin ko na may matututunan kayo at magkakaroon kayo ng idea. So, ngayon guys, ang ituturo ko sa inyo or i-share ko sa inyo ay kung paano nga ba mag-organize ng mga applications dito sa ating cellphone. Kung paano nga ba linisin, or pag sinabi nating organize, kung paano nga ba linisin, ayusin, at pagandahin ng ating mga applications dito sa ating cellphone. So, umpisa na natin kaagad guys. So, kung mapapansin nyo guys, itong home screen ko, limang circle lang yung aandito. So, apat dyan is yung inorganize kong mga application. So, nilagyan ko sila ng tig-iisang folder. So, ganito ako mag-organize ng applications guys. Kasi dati pa talaga ginagawa ko na to kasi nagustuhan ko itong pag-organize ng application kasi mas komportable ako, mas nadadalian ako pag halimbawa may hinahanap akong applications, madali ko lang siyang mahanap at hindi ako naguguluhan kasi napansin nyo guys, diba yung ibang mga cellphone, nandito lang lahat yung applications nila sa harapan. Ay ako kasi ayoko nang ganun guys, naguguluhan ako pag marami akong nakikitang mga applications dito sa harap. Gusto ko malinis lang dito sa harap, gusto ko yung andito is yung wallpaper picture ko lang. Yung wallpaper picture lang and then yung mga applications na inorganize ko na talagang ginagamit ko yung andito lang sa harapan. Ayoko ng maraming applications dito sa harapan ko kaya palagi kong inorganize yung mga applications ko. So, may apat akong folder dito na may apat akong folder na ginawa dito. Which is, yung unang folder na ginawa ko guys is itong My Life. So, nilagyan ko siya ng title na My Life kasi, kumbaga para sa akin, ito na yung buhay ko. My Life, itong mga applications na to is talagang importante sa akin. Itong camera, phone, messages, note, color note or notepad, file manager, play store, calendar, calculator, and Gmail. So, pinag-iisa ko sila lahat, yung mga applications na talagang pinaka-importante sa akin. So, ito nga yung nilagyan ko ng title na My Life. So, ito yung unang folder na inorganize ko, guys. So, yung pangalawang folder is yung excuse me guys, itong my games. So far, ito pa lang yung games ko kasi dati marami na akong dinownload ng mga games pero hindi ko siya nagustuhan. So far, ito pa lang yung mga games na gusto ko except dito kasi ito siya dinownload ko para sa anak ko. Para in case na hiram niya itong cellphone ko is may makikita siya na pang bata. So, itong ang dito na games na to guys is lahat ito ay nilalaro ko. So, in case na gusto kong maglaro, dito lang ako pupunta sa my games na folder. And then, pipili na lang ako kung saan yung gusto kong laruin. So, yun guys. So, itong gitna naman is, syempre itong settings, napaka-importante sa atin. Lahat ng mga gusto nating i-manage is andito lahat sa settings. Kaya ito, sinama ko siya sa pinaka-importanting mga applications ko. Kaya nilagay ko siya dito sa harapan. So, yung next na folder na ginawa ko, guys, is yung my editing apps. So, since ako guys, mahilig akong mag-edit ng kung ano-ano. So, kaya naman, naisipan ko na lahat ng mga applications na ginagamit ko sa pag-i-edit ko ay pinagsasama-sama ko para in case na may gamitin akong applications is dito na lang ako pupunta sa my editing apps. Madali ko na siyang mahahanap. So far, ito pa lang yung mga editing apps ko. So,
to siya guys, para pag may hanapin ako, dito na ako pupunta sa may editing apps. Hindi na ako nahihirapan. Hindi na ako yung tipong maghahanap-hanap ako ng ganyan, nag-scroll-scroll ako. Ayoko kasi ng ganyan guys. Gusto ko, may pupuntahan lang akong folder and then doon na ako maghahanap. And then yung last na ginawa kong folder is itong my social life or my social media account. So, Facebook, Messenger, Google Chrome, YouTube Studio, pati itong Lazada and Shopee, dito ko din nilagay guys kasi dito ko siya binibelong sa social website or social life ko. Itong GCash, Star Maker, Share It, pati itong Photos. So, ganun lang kadali guys mag-organize ng mga application. So, itry nyo guys, kahit nasabihin na nakasanayan nyo na yung mga applications nyo is andito lang sa harapan, pwede nyo itry to guys. And then, halimbawa, natry nyo na to pero hindi nyo nagustuhan, eh, balik nyo na lang yung dating arrangement ng mga applications nyo. Pero, ako kasi ito talaga yung mas prefer ko at komportable ako dito. Mas madali akong nakahanap. Hindi ako naguguluhan. So, ito naman kasi guys, nakadepende rin sa inyo kung saan kayo komportable. Pero, after nyo ito mapanood guys, try nyo itong i-apply sa mga cellphone nyo. Try nyo i-organize yung mga applications nyo. So, kung may mga games kayo dyan, pag-isahin nyo yan ng folder and then lagyan nyo ng title na my games para hindi rin kayo maguluhan. So, paano nga ba gumawa ng folder guys? So since, di ba, ito yung settings. So, halimbawa, may applications tayong gustong isama sa settings. So, halimbawa, itong drive. So, ang gagawin lang natin, kung itong drive is gusto nating isama sa settings, click lang natin itong drive ng matagal, mga 2 seconds, and then dalhin na natin, i-drag natin, at ilagay natin kung saan natin siya gustong ilagay. So, lagay natin siya dito sa settings. Pasok natin sa loob. Ayan. And mapapansin nyo guys, andito na siya sa loob. So, halimbawa, magdadagdag pa kayo. Same process lang. So, itong compass, halimbawa, click lang natin yan ng mga 2 seconds. And then, drag natin. Lagay din natin dito sa loob. Ayan. So, kung mapapansin nyo, nadagdag na siya dito. So, kung paano nga ba ito lagyan ng pangalan? So, itong folder na Word, click lang natin yan. It erase natin. Yan. And then, lagyan natin ng pangalan. So, halimbawa, lagyan natin ng My Location. So, pwede nyo rin siyang lagyan ng emoji, kahit anong emoji dyan. So, ako, heart lang yung palagi ginagamit ko. So, after nyo malagyan ng pangalan, okay na yan, guys. I-back nyo na yan. And then, ayan na, nakagawa na kayo ng isang folder. Kumbaga, may na-organize na kayong application. Ayan, yun siya guys. Ito naman siya guys, kahit na nalagay siya dito, meron pa naman yan dito. Andito pa naman yan sila. Ako, ayoko lang kasi na naguguluhan lang ako dito sa harapan. Kaya, ina-organize ko lang siya dito sa harapan. So, ganun lang kadali guys, mag-organize ng ating mga applications dito sa ating cellphone. So, kung makikita nyo, ganito yung mga itsura ng aking wallpaper. So, yan, mga circle na maraming nakapasok na application. So, ganun lang. Sana guys, after nyo ito mapanood, try nyo itong gawin and then, kung okay ba sa inyo or hindi. Pero kung okay naman, then, mas maganda kasi kapag na-organize yung mga applications. Pero sa mga hindi naman komportable, after nito matry is okay lang din kasi di ba may mga kanya-kanya tayong gusto at hilig. So, hindi tayo same ng mga bagay na kung saan tayo komportable. So, ayun lang guys. I hope na after nito mapanood is magkaroon kayo ng idea. So, thank you for watching guys!